Last, yung previous lesson po natin, ay tinignan po natin yung Matthew chapter 5, verse 17 to 48. At atin pong babalik tanaw lamang po tayo ng panandalian doon po sa ating kinalakay nung last lesson po natin. Ang sabi po ng ating Panginoon, meron po akong inanda po kasi na whiteboard. Hindi pala makita ng mga nasa online. Anyway, pagsisikapan po natin mga kapatid na makapili tayo ng yung kahit isang mumurahin na ano lang, yung portable na projector para makapag-ano po tayo dito kagaya po nung ginawa ni Brother Eckhart. Meron po sila dalang ng projecto. So we will look into that na makabili tayo ng isang portable projector para magamit po natin dito. Anyway po, kung meron po kayong mga Biblia mga kapatid, ay samahan niyo po ako na buksan doon po sa Matthew chapter 5. Ito po ay ulitin ko po ang ating tinitingnan, yon pong Sermon on the Mount. And last Sunday, ang tiningnan po natin is Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 48. So the key points in that lesson is ang sabi ng Panginoon dun sa verse 17 na hindi siya naparito para sirain yung kautusan at mga propeta. Jesus said, "I did not come to destroy the law and the prophets." But Jesus came to fulfill the law and the prophets. And if we study the Old Testament, yon pong mga shadows, types, pictures in the Old Testament, nabanggit ko nga po yung mga sacrificial lamb, no? Yung mga scapegoat, Passover lamb. Lahat po yon ay natupad o tinupad ng ating Panginoong Jesus. So Jesus is the substance or the reality of the Old Testament types, shadows, and pictures. So dito po sa pag-aaral natin last Sunday, Matthew chapter 5, 17 to 48, nakita po natin na pinagko-contrast po ng ating Panginoon yun pong faith righteousness or yung false righteousness ng mga iskriba at paresyo. False or fake righteousness ng mga iskriba at paresyo in contrast with the true righteousness of God embodied in His law. O, nakita po natin, hindi po natin ulitin na, pero just a few example. Kasi po yung iskriba at paresyo, they misinterpreted and misrepresented the law of God. For example, ang sabi ng kautusan ng Diyos, you can only put away your wife or divorce your wife for the cause of sexual immorality. Eh kaya lang po, ang ginawa po ng mga iskriba at mga paresyo, no? Basta mabibigyan mo lang ng certificate of divorce yung ano, o pwede mong ipatawid, o i-divorce yung asawa. For any cause. Kaya ibinabalik ng Panginoong Hesus ang Diyos doon sa kautusan. Kasi tinanggal nila yung Diyos eh. No? Yung kanilang interpretasyon, ang kanilang ipinalit. Siguro, hindi lang nagustuhan yung ugali ng kanilang ano eh. Pwede kong i-divorce ito. Sabi naman sa kautusan, basta mabigyan ko ng certificate of divorce, pwede. Pero hindi po. Ang sabi ng kautusan, except Deuteronomy chapter 24, except for sexual immorality. Or sabi ng ating Panginoong Hesus, for the sake of fornication,
Pangalawa, mga kapatid, kinukot po kasi nito mga scribe and Pharisee yung kautosan para magmukhang, aba, yan ang sinasabi nga ng kautosan. Kasi yung kinukot nila is the Old Testament. However, yung interpretation ay kanila. So yun po ang pagkakaiba. Pangalawang example po yung sinasabi nila in verse 44. I'm sorry, it's verse 43. Ang sinasabi nila, you shall love your neighbor and hate your enemy. Iyang sabi ng Panginoon, ang sinasabi ng kautusan, you shall love your enemy. Nakita po ninyo mga kapatid, yung twisting o binabaluktot nila yung kautusan in order to suit their liking. Yung papabor sa kanila, eh hindi mo naman mababasa sa banal na kasulatan na ano, nakaputan mo ngayong kaaway. Bagkos, it's the contrary. Ang sabi ng kautusan, you shall love your enemy. Pray for those who hate you. No? Bless those who curse you. Pray for those who use and persecute you. E sa kanila po, love your neighbor and hate your enemy. So, these are false righteousness of the scribes and Pharisees versus the true righteousness of God embodied in His law. So, tuloy po natin. That is only the background, mga kapatid. Yun yung pinag-aralan natin nung last Sunday. Today, we are going to study Matthew chapter 6. Verse 1 to 18. And so kung nakita na po ninyo mga kapatid, ay umpisahan po natin pag-aralan po talatang ito. As I studied this passage yesterday at saka ng mga nakaraang araw, ay mas naging maliwanag sa akin na ito po ay parang continuation, this is still a comparison of the false righteousness of these people versus the true righteousness of God. No? So in this section, ang ating Panginoon ay tumutukoy or Jesus talks about three things that religious people do. So, ilista ko po. And then we will look at the verses one by one. So, ito po yung una. Yung sinasabi dyan na sa verse one, doing good. Or sa ibang translation po, ito ay giving alms. Yung pamamalimos. And then Jesus also talks about prayer, praying, and fasting. So Matthew chapter 6 verse 1, ganito po ang sabi, mag-ingat kayo nawa magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. So, we should notice that Jesus did not say, huwag kayong gumawa ng katwiran o huwag kayong gumawa ng mabuti. Instead, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. No? Eh yun pong pagbibigay ng limos o paggawa ng mabuti sa kapwa, eh naturalmente dapat kong gawain niya ng isang Christian. That is a practice of righteousness. No question about that, mga kapatid. Ano po yung hindi dapat gawin? Yun ang katanungan.
Yung gumawa ka ng mabuti na ang intention mo ay ipakita sa tao. Yun po ang hindi dapat gawin. No? Ulitin po natin pagbasa. Sabi po, mangag-ingat kayo, sabi ng Panginoong Hesus, na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Ano po ang purpose? Upang kanilang makita. No? Sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, makita po ninyo na yung doing good is in the next verse sinabi niya, paglilimos. Ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilay ganti. So ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung intention po nito mga scribe and Pharisee, when they are doing good, and we will see later pagdating sa prayer and fasting, when they are doing good, they are doing it, ang sabi sa talata, before men. Or no, to be seen by men. Sabi po sa ibang verse. Makikita po natin mamaya. Sa harap ng mga tao. Pakitang tao sa madaling sabi, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, hypocrites. Bakit gumagawa ka ng mabuti? Para ano? Para ipakita sa tao. To be seen by men. Huh? So ito po yung sinasabi natin, Panginoon Jesus, na huwag niyong gagawin, huwag niyong gagayahin yung ano, yung katwiran ng mga iskriba at pareho. Gumagawa ng mabuti para makita ng tao, para ipakita sa tao. Kaya nga sabi natin, Panginoon, in verse 2, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilay ganti. Yun po yung kanilang reward. Ano? Ano ang reward po nila? Kapag nakita sila ng tao, naturalmente, pupurihin ka. Ang bait naman niya, no? Na? Gumawa siya, nagbigay siya ng ano? Tinulungan niya yung ano? So, the reward is the glory or the praise of men. Yan po ang gusto ng mga iskriba at paresyo. Yung sila po ay makita ng tao na gumagawa ng mabuti at pag-uusapan sila, pupurihin sila. Sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin sila. Verse 3, sabi ng Panginoon, ito ang gayahin niyo. Ito ang gawin ninyo. Verse 3, datapwat. Pagka ikaw ay naglilimos, hindi lang paglilimos mga kapatid, pag ikaw ay gagawa ng mabuti, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim. Ano pong ibig sabihin? It's just a figure of speech, no? Na yung hindi malaman ang kamay, yung ginagawa na yung kabilang kamay. Simple po ito sa talagang titingnan natin na mabuti. But it's a figure of speech. Na ang ibig po sabihin, eh, gawin mo in secret. No?
Sabi dito sa English eh. But when you give alms, let not the left hand know what the right hand doeth, that thy alms may be in secret. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na gagawin. In contrast, doon po sa ginagawa ng may scribe at Pharisee, ang sabi ng ating Panginoon, gawin mo ito in secret. Huwag dapat malaman ng iyong kanang kamay ang ginagawa ng iyong kaliwa kamay. Nagaya nung ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. So, you are doing good. You are giving alms. Not to be seen by men, but to be seen by God. So, nakita po ninyo yung contrast, mga kapatid. In secret, tuloy po natin. Asan na po tayo? Verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, praying, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Do not be like the hypocrites. Yung mga iskreba at mga pareso. Sila yung pinapatungkulan ng Panginoon. Sila yung tinutukoy niya ng mga mapagpaimbabaw, hypocrites. Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong kagaya ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila ay makita ng mga tao. Ayun. Gusto ko nila na hinahanap nila yung mataas na area ng temple at doon sila nagpe-pray. Ito pong mga Hudyo, meron po yan silang set time of prayer para po yung mga Muslim. No? Yung mga Muslim, pagkakalam po, alas 5 yata ng hapon. Hindi po ako nagkakamali, mga kapatid. Meron silang set time of prayer. At kapag ka nalalapit na yan, maglalatag at mananalangin po yan. Ang mga Hudyo, meron din pong ganyan. Eh, ito pong mga mapagpaimbabaw, tinatiming siguro nila na malapit na magkalasing ko, kailangan nandun ako sa labas, nandun ako sa mga likuang doon sa mga corners ng mga kalsada, o nandun ako sa mataas na bahagi ng templo para kapag ka, dumating na yung takdang oras ng panalangin, eh nandun ako, makikita nila. It may be that. We don't know. But eto ang sinasabi ng Panginoon. Na kapag ka nagdadasal, nananalangin, gusto nila na nakikita sila ng mga tao. To be seen by men. Para ano po? Para mapuri sila. Para mapuri sila. That is their aim. No? Yung sila ay mapuri ng tao. At ano po ang sabi ng Panginoon? They have received the reward. Ano po yung reward nila? Eh, napuri sila ng tao. Hanggang doon lang. Diba? Nasabi ng mga tao, ay, bait-bait. Napaka-reliyoso ng taong yan. Napaka-bait ng taong yan. Kung magbigay. Diba? Hindi po yan nagkakalayo sa mundong ating ginagalawan ngayon.
Marami po tayo maiisip na mga example dyan, mga kapatid, Diyos pagbibigay. Lalo na pag yung panahon ng halalan. Kasi example po yan, mga politiko. Papakalagi yung mga pangalan. Courtesy of ganito. This is a project of ganito. Di ba? Ano po ang purpose para makilala or ma-recall ng tao? Di ba? Yun naman yun eh. Ganun ang ano talaga ng tao eh. Ganun ang kanyang nature. No? Di ba? Minsan may naririnig tayo. Hindi. Kailangan makita niya para masabi niya na nagbibigay din ako or ginagawa ko din ng ganito. Kumbaga parang sinasadya para to justify, no? May mga naririnig kong ganyan eh. Baka sabihin kasi niya na hindi ko ginagawa ito. Kaya kailangan ko ipakita sa kanya. But you know mga kapatid, ang sabi ng talata, ulit-ulit po sinasabi ng Panginoon, you do it in what? In secret. To be seen by God. It doesn't matter mga kapatid. Kung walang nakakita sa atin na gumagawa tayo ng mabuti. Huwag kang malungkot, kapatid. Kung ikaw lang ang nakakaalam na gumagawa ka ng mabuti. Walang nakakakita sa iyo. Walang pumupuri sa iyo. It doesn't matter. Dahil ang Diyos na nasa langit na nakakakita ng lahat ng bagay, yan ang magre-reward sa iyo. Ani mo yung reward ng tao, pupurihin ka lang. After that, no more. No? Eh ang sabi, ang promise ng Panginoon, ang Diyos who sees in secret will reward you. No? Sabi dito, verse 5, babalikan ko po. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanila'y ganti. They have received their reward. Ang pagkakasabi po dito is past tense. Ibig sabihin nangyari na they have received the reward. Ano po yun? Ayun. Napuri sila ng tao. Bumango yung kanilang pangalan. Pero hanggang dun lang yun. Verse 6. Datapwat ikaw, o ito na po ang sinasabi natin Panginoon Jesus na dapat gawin. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na ano, na nakakakita sa iyo, sa lihim, ay gagantihin ka. You see the contrast? No? Alam niyo mga kapatid, yung gano'n na yung pagpapaimbaba. Kapag ka ginagawa ng tao yun, yung kanyang panalangin, eh hindi taus-puso. Bakit po? Conscious siya eh. Nakatingin sa akin. Ganun po yun. Huh? Conscious ka eh na, nakatingin yung mga tao sa akin, dapat maging, ano, ma- talagang makita nila na taimtim akong nagdadasal. Pero yung sabi ng Panginoon, ha? You do it in secret. Pumasok ka doon sa yung silid. Ha? Whatever it may be, sa loob ng bahay mo, sa kwarto, isara mo yung pinto para, ano, para walang makakita sa iyo. In that way, yung concentration mo sa pag-usap sa Panginoon, sa panalangin,
nakatuon sa kanya. Alam ng Panginoon na yung pagkikipag-usap mo sa kanya ay taos-puso. No? If you remember in Luke chapter 18, sabi ng Panginoon, yung contrast din ng dalawa, yung scribes, ay yung Pharisees at saka yung tax collector. Yung sa panalangin mismo mga kapatid, nandoon sa high level yung Pharisees, nagdarasal. At ang dasal niya, nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat Panginoon. At ako hindi makasalanan na kagaya ng taong yun. Yung publikano, yung tax collector, nagtatago. He's ashamed to expose himself. Nagtatago at nahihiyang tumawag sa Panginoon. Beating on his chest. Maawa ka, mahabag ka sa akin Panginoon na isang makasalanan. Samantalang yung isang mapagpaimbabaw, no? Ikinumpir yung kanyang sarili. Panginoon, salamat po. Hindi ako kagaya ng tao niya. See the point? Let us not be like these hypocrites, mga kapat. Let us be careful. Nasa ating panalangin, eh hindi po tayo gano'n. No? Instead, dapat ang ating attitude is like that of the tax collector. Humble before God. Tuloy ko po ang basa. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang pananalita at walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So again, in terms of prayer, ang sabi ng Panginoon, no, this is how you should pray. Una, you should pray in secret. Pangalawa, do not use vain repetitions. Huwag kang gagamit yung paulit-ulit. Bakit? Bago ka pa man mag-umpisang manalangin, alam na ng Diyos kung ano ang iyong hihiling. Alam na ng Diyos kung ano ang iniisip mo. No? Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magsigaya sa kanila. Na ano, napaulit-ulit yung kanilang panalangin. No, yung vain repetition. Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man ninyo hingin sa kanya. Alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan natin. Hindi po ang sinasabi po niya ditong paulit-ulit, hindi po yung dasal ka sa umaga, sa tanghali, dasal ka ulit. Sa gabi, dasal ka. Hindi po yun, mga kapatid. I just want to clear that out. Ang sinasabi po ditong vain repetition is yung, halimbawa, nagdasal ka ngayong umaga, humingi ka sa Panginoon ng pagkain, paulit-ulit yun. Alam niyo naman po yung sinasabi ko, mga kapatid. No? Yung kagaya ng ginagawa ng practice ng iba. No? Sinasabi ng mga namumuno sa kanila. Magdasal ka ng 15 ganito, ng 20 ganito, yun po yung sinasabing paulit-ulit. At sabi, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Kaya huwag kayong magsigaya sa kanila, sabi ng Panginoon. Sa pagkatalastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin ito sa kanya. And then the Lord laid out yung tinatawag na model prayer. Sabi ng Panginoon, verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito,
So, ito po yung tinatawag ng karamihan na the Lord's Prayer. But more appropriately, ito po yung model prayer. Bakit po? Napag-aralan na po natin ito. So, I'll just give you a brief summary. Yung mga ingredients po ng panalangin nandito. So, the first part is the giving glory and honor to God. And then, yung man's needs nandito po. Spiritual needs, yung kanyang kapatawaran ng kasalanan. Physical needs, yung paghingi po niya ng kanyang kakanin sa araw. And protection. Yung pagtulong sa kanya, pag-protect sa kanyang pagharap sa mga pagsubok. Yung kanyang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan na gawa at pagpapatawad niya sa kanyang tao. So yun po yung mga ingredients ng ano, and we will not delve into that in detail, mga kapatid. So, praying. Ang pangatlo is fasting. Ayan po ay nandoon sa verse 16. Bukod dito, I'm reading Matthew chapter 6, verse 16. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilay ganti. So itong mga taong ito po, kapag ka sila po ay nagpa-fasting, fasting, no food intake, no fluid intake. Sinasadya po nila, sabi ng Panginoon, na pinasasama yung kanilang mukha. So, para makita ng tao na ano yung kanilang ang tao nito, yung malungkot yung kanilang mukha, siguro, ito lang po eh, speculation ko lang po. Siguro nag-aano pa sila ng konting mga makeup na pampa ano na kanilang mukha para makita ng mga tao na namamanglaw yung kanilang mukha. At pag tinanong sila, ano, bakit ganyan ang itsura mo? O sasabihin nila, kasi ako ay nag-ayuno. Nag-fasting ako para sa Panginoon. O di, tinanggap na naman nila yung kanilang reward. Bakit? Eh naging maganda na naman yung paningin sa kanila ng tao. Napaka-religyoso na kanila. Nagpa-fasting. So, balit ang sabi ng Panginoon, if I will continue reading, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo, ay ano? Ay langisan mo ang iyong ulo. Siguro yung mga mapagpaimbabaw, bukod sa pag-ano doon kanilang mukha, yung kanilang buhok, okay, ginugulo nila or hindi na sila nagsusuklay para mag-appear sa tao na talagang dibdiban yung kanilang pagpapasting. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagpapasting, ikaw ay nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, ayusin mo yung mukha mo para it will not appear to people, to men, that you are fasting. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ano, ng ama mo na nasa langit, na nasa lihim, at ang ama mo na nakakakita sa lihim, in secret, to be seen by God, nakakakita sa lihim, ay gagantihin. You see the point? The contrast. Itong
Paul's righteousness, gusto makita ng tao. Makita ng tao para ano? Para umuugi sila, gumanda sila sa paningin ng tao. And they have received the reward. That is their reward. And hanggang dyan lang yan, mga kapatid. Whereas if you do it in secret to be seen by God, no? Ang sabi po, gagantihin ka ng Panginoon. You will not have the glory and praise of men. Instead, you will have the recognition and reward of God. Hindi mo man mararamdaman sa buhay na ito, mga kapatid, na ikaw ay nare-recognize ng Panginoon. Na ikaw ay i-reward ng Panginoon. Pero in the life here, tatanggapin mo yung reward. Mahirap kasi, Brad, kasi ano eh, wala namang, totoo talaga, mga kapatid, mahirap talaga. Kapag ka gumagawa ka na mabuti, wala man lang sabi sa'yo, good job. Diba? Wala man lang pumupuri sa iyo. No? Pero bakit ka gagaya dito? Diba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa kanila. Sabi ko nga, ulitin ko ulit, wala mang pumupuri sa iyo ngayon, kapatid. Wala mang nakakakita sa ginagawa mo mabuti. Ang tatandaan po natin, yung Ama nating nasa langit, siya ang nakakakita ng ating gawa. Even our motivation. Yan, maganda po yan. Naalala ko yung motivation. It all boils down to motivation. Ano ang iyong motibo? Ano ang iyong motivation? No? Gumagawa ka lang ba ng mabuti? Nananalangin ka lang ba? Nagpa-fasting ka ba? Dahil gusto mong makita ka ng tao. Gusto mong mapuri ka ng tao. Or kahit wag na yung makita at mapuri ka ng tao. Yun bang you feel good? You feel self-gratified? Huh? Self-gratification. If we are doing good things for our self-gratification, or self-fulfillment, and not, ito po yung contrast, and not for the glory of God, your righteousness, the righteousness that you are practicing, is a false or fake righteousness, false religiosity. So let us be careful. No? When we are doing good because it gives us self-gratification or fulfillment, it's good na gumawa ng mabuti. Then our motivation is wrong. Dapat ang motivation po natin is gumagawa po ng mabuti, nananalangin ako, nag-aayuno ako, para ano? Para sa kaluwalhatian ng Diyos, for the glory of God. Remember, last two verses ating babasahin. Matthew 5:16. Ano pong sabi sa Matthew 5:16? Let's go back. One chapter back. Matthew chapter 5, verse 16. Ang sabi po, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang ano? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Baka sabihin niyo, oh, mga kapatid, bakit? O Brad, bakit sinabi dito para makita nila ang inyong mabubuting gawa? Again, motivation.
Kung ang motivation mo is the glory of God and not to be seen by men, you're doing good not before men to be seen by them, but you are doing good for the glory of God. That is true righteousness. And sabi din mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether you eat or you drink, whatever you do, do it all for the glory of God. That should be our supreme or ultimate goal, ang mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. So that everything we do, no? Ang ating goal is to give glory to God. That is true righteousness. Huwag po tayong gumaya dito sa mga mapagpaimbabaw, pakitang tao, kundi dapat ang ating gawain, mga kapatid, our motivation for doing good is so that we can give God the glory that He so deserves. Sa susunod po nating pag-aaral, mga kapatid, itutuloy po natin sa saan ba tayo next stop? Verse 18. We will start again with verse 19 at saka patuloy. Sana po ay nakapagbigay ng konting aral at paalala po sa atin. And as we go through the week ahead of us, that whatever we do, lahat po ng ating gagawin, ang dapat na ating isaisip is ginagawa ko ito sa Panginoon. I am doing this for God. I am not doing this for myself gratification and fulfillment. I am not doing this to be seen by people, but I am doing this for God, for His glory. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay dadako na mga kapatid sa ating pong Lord's Supper. Tayo po ay aawit muna ng isang awitin. Maybe we can ask Brother Fernando to lead us with the napapawi to now. So, sino pong gusto magpawi? Hymn number, ano yung nakalagay sa 299 po yata. 299. At tayo po yung pangunahan ni Brother Norley sa atin po. Lord's Supper. King of my life, I come thee now. Ready? King of my life, I come thee now. Thou shalt the glory be. Let I forget thy come alone. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me. Show me the throne where thou hast laid, render me corn and bread. Angels should throng like a maid, dark in the midst of sin. Yes, I forget Gethsemane. Yes, I forget thy agony. Yes, I forget thy glory.
natin itong pagpasalamat sa ating Panginoon sapagkat dito niya nga ipinakita ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin na bakit nga ba natin ito ginagawa tuwing Linggo. Unang-una po ang kanahilanan ay ito'y inuutos sa atin ng ating Panginoon na araw ng isang Linggo sapagkat ito ay araw ng Panginoon, dapat natin itong i-celebrate. At isa pa siguro sa na inibig niya na alalahanin natin ito tuwing unang araw ng Sanglinggo upang lagi nating alalahanin ang kanyang kadakilaan upang ang pag-asa ng Diyos sa atin sapagkat tayo ngayon ay pagkatapos na tayo na itubos ng ating Panginoon ay tayo po ay ligtas na. So sa atin na lang po kung ito ay ating papapanatilihin na tayo ay maging ligtas hanggang sa ating mga kamatayan. At yun po ang mga dahilan kung bakit siguro gusto talaga ng ating Panginoon na laging ipaalala sa atin na tayo ay magkaroon talaga ng pag-asa sa ating mga buhay. Minsan kasi sa ating mga buhay, minsan po tayo bilang isang tao, nawalan po tayo ng pag-asa. So dito po pinapakita ng Panginoon sa kanyang kamatayan na dapat tayo ay wag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat sabi nga ito sa ating babasahin mamaya, ang biyayang ito ay hindi natin ang unang umibig sa atin ay ang ating Panginoon. Sa kabila ng ating mga kasalanan, ang Panginoon pa rin ang unang umibig sa atin at hindi natin siya umibig. Kaya sa pag-alaala natin ng kamatayan ito nawa ay bigyan natin ang kahalagahan ito sapagkat dito nakasalalay sa kanyang kamatayan ng ating mga kaligtasan. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Juan, unang Juan chapter 1 verse 4 to chapter 4 verse 7 to 10. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 10. Narito ang pag-ibig, hindi na tayo'y umiibig sa Diyos kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo
ang kanyang anak sa pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Tayo po'y magsitayo at ipanalangin po natin ang tinapay. Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito na minsan pa ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang aming alalahanin ang kamatayan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa bundok ng Kalbaryo upang tubusin ang aming mga kasalanan at magkaroon kami, Panginoon, ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito po ay aming pinatanggap at lubos namin pinasasalamatan ang dakilang pag-ibig na ito na iyong ibinigay sa bata sa amin. Nawa, ipagpalain mo, Panginoon, ang mga makikibahagi sa pagkain ng tinapay na ito na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon Jesucristo. At humihiling kami na patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.